Grabe, Bunso. Nagulat ako. Niyakap ako ni Lola. Tapos dati, Nang Ngumiti sa akin. Di niya magawa. Tapos ngayon, secret friends na daw kami. Pero, Bunso, huwag kang magsiselos, ha? Kasi, the best pa rin ang yakap mo. Natutuwa lang ako kasi dati akala ko hindi nila ako tatanggapin o mamahalin. Hoy! Ang sabi daw ni Bunso, huwag ka daw masyadong umasa. Eh, totoo naman eh. Ibang-iba si Madam ngayon. Hoy, bakit? Pwede mo na ba siyang tawagin Lola? Hindi pa. Oh, itinawag ka na ba niyang apo? Hindi pa rin. Alam mo, ultra beat. Aray! Sakit naman! Pero laban lang. Tingnan mo nga, oh. Pinasabay niya ako kasama si Britney. Papasok at pauwi ng eskwela. Ganon? Akin na lang abag mo sa tricycle. Grabe ka! Pag nakuha ko lahat ng detalye sa blueprint, makakagawa ko ng specific directions. Oh, sige. Pero alam mo, naisip ko, baliwala lahat ng ginawa natin to pag hindi natin nakumbis si Katrina na sabihin sa ating plano ni Papa. Diba? Naisip mo na ba kung paano mo siya kakausapin? Eh, wala na bang ibang way? Didiretsuhin ko siya. Hanap lang akong tamang tiyempo. Alam ko, kasama niyo yung sekretary niya eh. Sige, ako na bahala sa sekretary niya. Oh, sige ah. Kasahan ko yan. Dito. So, mag-breakfast, drive-thru? Okay, okay lang. Sino yan? Si Katrina ba yan? Ha? Hindi. Eh, ba't ganyan iti mo? Nakahanap na ako ng cook. Ay, Diyos ko. Uy, ay ka na. Oh. Uy, ang cook! Ibig sabihin, no, hindi na tayo mag-drive-thru ng breakfast araw-araw. They were recognized as a top supplier ng Philippine Iron Steel Institute this year. Sila rin ang may pinakamalaking growth last year. Ana, hindi kita pinapunta dito para dyan. Pinapunta kita dito para ma-distract ko si James at maiwan kami ni Michael. Lang kayong dalawa lang. Well, gusto ko masigurado na walang ibang motibo o plano ang mga Villaluna. Sige po. Ako nang bahala kay Sir James. Okay na yan. Sige na, inapag mo dito yan. Ayusin mo yan. How's your poster, ate? Of course, it's going great. If you need help, I can help. No thanks. My friend will help me. It's your friend na naman. Hindi kayo sabay? Eh, Britney, Amber, bili ng lola ninyo. Sa inyo nasasabay si Mikmik papasok sa school. Talaga po! Yay! Let's go na, Mikmik! Halika na. Sige. Okay na. Kasya naman tayo, di ba? Pisngi lang chubby sa akin eh. Sige. Mag-iingat kayo, ha? Mik? Apa. Mag-iingat, ha? Uwi agad, ha? Apa. Sabi sa iyo, eh. Stop talking to me, okay? Bye-bye. Bye-bye po. Ate, ilalagay ko yung mga gamit mo sa sahig. Hindi na kasi kami kasya ni Mik-Mik, eh. No! Ko kasi sa uniform ni Mikmik. Tsaka ayoko masira yung posters ko. So sorry, but no. My bag and my posters will stay on the seat.
Saan pupunta? Tulong! Tulong! Mick! Mick, Mick! Saan ka pupunta? Tayo na, let's go! Umalis ka mo dyan, ate! Ano ba? Pahalit na ako! Britney, masama yung nag-aaway. Ito na nga eh! Bagal mo talaga maglakad. Siyempre, mas gusto ko makasama yung kapatid ko. Bakit? Siguro na-miss mo ako, no? Hindi! Gusto lang kita makasabay maglakad. Late na ba kami? Just in time. James, this is Anna, my assistant. Anna, James. Hi, Anna. And of course, Michael, Anna. Anna and Michael. Michael, nice to meet you. Yung sa sala, inaalikabukan na mabuti yung mga paintings, ha? Pagka ito si Marilyn naglilinis doon, hindi lang yung sahig ang minamap niyan, pati yung mga pader, pinupunasan niyan, malinis. Thank you! Linis mo yung buhok mo. Okay, Elvira! Papakain ka tapos, hindi mo na
mo ka naman. Ano to? That's merienda na, tapos bitay. Pwede ba, Barbie? Sumunod na lang kayo. Para hindi magalit si Madam, di ba? Sabi ko naman sa'yo, bulungan mo na yung si Benji para maging okay na sila. Huwag kang maingay yung bunganga mo. Baka maraming tayong kumahan ni Benji, ha? Hoy, ano yan? Kami na naman pinagchichismisan nyo. Huwag ka prani, Benji. Kulo, kumakain lang kami ng hopya, oh. Ang sarap-sarap. Gusto mo ba? Eh, bigay ko yan, eh. Paano hindi sasarap? Uluwan namin. Nasa ba si Ruth? Eh, parang Benji, kakalis lang, eh. Eh, may susunduin daw na kaibigan. Kami dalawa susundo dun, ah. Ang arte-arte mo kasi. Kaya iniwan ka tuloy. Shhh! So what do you think, Michael? Promising. You know, this is a personal project for me. I want to build affordable houses for women like me. You know, alone. Maganda. Maganda, maganda. I'm sure magiging successful to. With your help, I hope. About that, pwede ba kitang makausap muna? How about a tour? So what are you waiting for? Let's go, Mr. Villaluna. Villaluna. Let's go. So, now that we're alone, clubhouse where the residents can enjoy their weekend or simply relax. Doon naman yung main building. Maganda. I usually find their designs unimpressive, pero ito maganda. I like it. Ikaw, how about you? You are Katrina Salvador's assistant. You must know a lot about business. Hindi naman masyado. Maraming kailangan matutunan sa ganitong klaseng business. Matagal ka nang ba sa kanila? College pa lang ako. Nagtatrabaho na ako kay Miss Kay. Ah. So, kilalang-kilala mo na pala siya. Sakto lang. Pero malaki ang utang na loob ko sa kanya. At gagawin kong lahat para protektahan siya sa mga taong manloloko sa kanya. Wait, teka. Parang I get the feeling na nagpaparinig ka yata sa akin. Hindi mo alam kung ano nangyari sa pamilya ko at sa pamilya Salvador. Nasaan siya, Rio? Hindi mo alam kasi wala. Sorry. Aray ko! Sorry. Sorry. Aray! Sorry, hindi lang nasa siya. Sorry. I'm sorry. Hindi ko sina. Let me help you. Sorry. So andun ako. Naghihintay ako ng instruction from Marcy. Hindi niya binibigay sa akin. So hindi ako makagalaw. Tapos si Marcy nagpapanik na. Teka. Nakikita mo pa rin ba sila? Actually, hindi na. Mas kaibigan mo naman talaga sila kaysa sa akin, di ba? Kaya na naghiwalay tayo, hindi ko na sila nakamusta. Parang tagal-tagal na nun, no? Yeah, nung simple pa ang lahat. Yung
panahong hindi pa ganun kalaki ang galit ng mga pamilya natin. Hindi ko sila pamilya. They never treated me as one. Kaya ba nakikipagtrabaho kayo pa pa ngayon? Yan ba talaga ang dahilan kung bakit gusto mong makipag-usap? Ayoko lang may mapahamak ulit. Walang mapapahamak. Inaayos nga natin yung bulo. Pero alam natin, hindi ganun kabilis magpatawad si Divina. At alam din natin, hindi ganun kabilis mawala ang galit ni Papa. Kaya Katrina, please, tell me, anong plano ni Papa? Nothing. Walang plano, Michael. Walang plano kundi ayusin ang gulo ng dalawang pamilya. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Relax. Don't worry. Everything will be okay. Michael, hindi lahat ng bagay kailangan mong pagdudahan. Lalo na ako. Okay? Sorry, tutulungan na kita. Ano ba? Let me help you. In the first place, hindi ako may injure kung hindi mo ako tinabi. Natabi? Tinabi kasi. Hindi ko sinasadya again. I'm sorry. I'm sorry. Muna kasi. Ano ba? Tama ba ako? Hindi mo mahuhulog kasi nga awak kita. Tama ba ako? Hindi nga pwede kasi masusugatin pa mo. Injured ka na, mapipilayan ka pa. Huwag yung lumang ko na. Dali, magkawa ka! Hindi nga pwede. Ano ba? Kanina, ang tapang-tapang mo. Ngayon, takot-takot ka. Di ba kapayos ka sa akin? Ulit na ilaglag mo ako! Ay, sorry nga, di ba? Mike! Ano ba? Tumabo ako! Madali kita sa ospital. Hindi! Kailangan ko bumalik kay Miss Kay, Aray! Pilaya ka! Kailangan mo pampakita sa doktor. Aray! Tapos siya kong biyahe. Maigi naman. Lola Esther, hindi ko po pala kayo maihahatid sa loob ng subdivision, ha? Medyo mahigpito kasi yung mga gwardiya nila doon. Pero naipalista na ho ni Michael yung pangalan ninyo. Makakapasok na ho kayo, wala akong problema. Sandali eh. Nagkaayos na ba kayo ni Benji? Okay naman ho kami. Parang hindi eh. Ay, umupo muna tayo, anak. Alam mo, nung nakiusap si Ella na alagaan ninyo si Mikmik, pa hindi naman namin akalain na magiging problema ito. Ayaw ni Ella ng ganyan kayo. Wala, Esther. Wala naman nung kasalanan si Mikmik. Hindi ko na lang ako alam kung ano nangyayari sa amin ni Benji. Dati naman ho, maayos naman ho kami naninilibihan sa mga Salvador. Masaya naman ho. Pero ngayon, Lola Esther, parang ang dami-dami namin pinag-aawayan. Lahat na lang pinag-aawayan. Parehas naman ho naming mahal si Nick. Hindi ko alam. Kasi nga, iba na si Kusun mo ngayon. Siyempre, nandiyan yung palagi kayo nagtatalo. Palagi kayo nag-aaway. Anak, sana wag mo namang hahayaan na masira kayo dahil dito. Subukan naman ninyong ayusin ito, ha? Oh, ayan, oh. Kitang-kitang in love ka kay Benji, oh. Ay, sayang naman. Bali, humaayos din po siguro lahat. Kaya niyo. Uy! Ano ba kasing ginagawa niyo dyan? Standby lang kami dito para nangailangan ng tulong si Amber. Nandito lang kami.
nakatulog na siya. Nakatulog na siya. I better wake her up. Konti pa lang ang posters niya sa school. Yung isang candidate, lahat ng walls merong name niya. Huwag na. Kailangan din niya ng pahinga. Eh, sino ang gagawa ng posters niya? Ito na naman kami. Yan. Joseph, gumapit ko na ng iba pang letra. Itong gamitin mo. Sabi na nga eh! Tamay na naman ako! Kainis! O, ayan! O, ayan naman pala eh! Madali pala kayo kausap! O, tara na! Magsimula na tayo! Ready pa tingin nga yung ginawa ng ate mo? Ito yung ginawa ni ate. Tapos, ito naman yung sa kalaban. Ina, parang di naman natin yung mga poses na nakasita ko sa labas para sa mga kandidato. Diba yung mga mukha lang tsaka yung pangalan yung nandito? Ay, yung nickname. Kaya nga kailangan natin kisip ng nickname na popular. Uy, ako may nickname. Brick or Goldilocks. Ano ka? Mamon? Kailangan natin makaisip ng mas maganda kaysa doon. Tulad ng Mr. Gulay. O kaya Mr. Pechay. Alam ko na! Magandang maganda to ah! Vote for Amber! Anak ng Diablo! Dami magbo-vote doon for sure. Hoy, Ate Queen ah! Oh, sige, sige. Mag-iingat kayo, ah. Ihahatid na daw ni James si Anna sa ospital, tapos i-update na lang niya tayo. Okay, please tell James, thank you. And huwag na siya mag-alala sa'yo. Ako na bahala sa'yo magkatpa-uwi. Hindi na. Pwede naman ako tumawag ng sasakyan, eh. Hindi na, I insist. Makabawi man lang ako sa pag-aalaga ni James kay Anna. Okay. Sige, salamat. Ngayon na? Kasi may bisita sa bahay, so kailangan akong umuwi na kagad. One for the road. Please? Okay, bakit hindi? Cheers? Cheers. Para sa bago nating project. Aminin mo, mas magaling na akong mag-drive sa'yo. Hindi ko alam kung mas magaling ka sa akin, pero okay na. Okay na. Pero dapat lang, ha? Eh, siyempre, sayang naman yung mga panahong natitikitan ka nung nag-uumpisa ka pa lang. Naubos ka yung allowance ko nung kakatubos ng lisensya mo. Fine. Sige na, sige na. What do you want para makabawi ako sa'yo? Yung totoo? Gusto ko lang talagang maayos ulit yung buhay ko. Pero Katrina, hindi kasi mangyayari yun kung magkakagulo na naman ulit yung mga pamilya natin eh. You still think na may plano kami ng papa mo? Michael, kung ano man ang plano ng papa mo, trust him. Hindi ito para ipahama ka. Kasi ako nag-aalala para sa sarili ko lang eh. Nag-aalala ako para sa lahat. Kay James, kay Papa, kay Divina, Katrina, sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo kasama ng mga anak mo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, madadamay at madadamay sila. Yan ba ang gusto mo? Yes.
The truth is, hindi ko talaga alam kung anong plano ng papa mo. Hindi niya sinabi sa akin. But, ang alam ko, hindi ito para magkaayos ang lahat. There you go. Will you trust me now? Salamat. Salamat tayo. I appreciate it.